Hello guys, hello everyone. Double S Paul Tokturo. Double S Paul Drad. Pwede nga ba? Pwede po. Ayan. Tamang distansya at kung paano ikabit. Tuturo po sa inyo kung paano. Sundan lang ating video and like and share or subscribe na rin kung baka naman. Sige na, please. Parangawan nyo na. So, ganito po yung ating S Fold Rod. Ripple Fold or S Fold Curtain. Ganyan po ang itsura ng kanyang curtain rod. Ito po. Nakasnap lang yan. Madali lang yung tanggalin. Ayan. Tataas nyo lang po. Ganyan. Ito, hindi pa kayo familiar sa rod. Para ba tanggalin to? Ba't hirap patanggalin? Ayan. Ayan. May butones po yan. Bawat isa. Pare-parehas ang distansya ng bawat butones. So, napadali lang pong ikabit yan. Ayan, para ba ipakita to? Ayan lang. Parang butones lang po yan ang isnap niya dyan sa kanyang runners. Ayan. Ito na po yung kanyang tape, S-pull tape na ikakabit natin sa tela na ating kortina. So, walang hook, napakadali ikabit. Tokturook, ganyan lang po. Ganyan lang. So, ayan pa yung kanyang bracket. Pinaka-holder niya. Ayan, pakasimple lang niya. Ceiling mounted, tuturuan niyo nila po ito sa ceiling. Sabay i-snap i-snap nyo lang din yung curtain rod sa bracket. Napakadaling gawin. Sabit sa harap, sabay ipupus yung rod pataas, tapos pagtanggalan po ayan, i-unlock lang din sa baba ilalim. Ayan. So, kung paano po maglagay ng dalawang S-fold rod ng tamang distansya, ayan po ang ating papakita sa inyo. Kapag ceiling mounted, napakadali lang po ito. Ito, didirekta natin sa wall, sa ceiling. Tapos, ang kanyang distansya sa from wall is 2 inches sa gitna ng rod. Tapos, yung pangalawa naman pong rod is 6 inches. Mapakita. Ayan. Kung hindi nyo kita, bahala na kayo dyan. Basta 4 inches po ang pagitan ng bawat rod. Yung pinakagitna ng rod, pangalawa, saka yung una. Doon po tayo magsusukat ng 4 inches. Ganyan. Etong gitna na to, 4 inches. Galing sa gitna ng unang rod. Pangalawang rod pala. So, kapag wall mounted naman po yung ating cortina na double S-fold, ayan po ang kailangan natin, fabricated na L-bracket. Ayan, flat bar lang po yan from the hardware, your neighborhood hardware. Ang kapal po nyan is 316 by 1 inch. 316 po ang kailangan yung bakal para hindi siya mahuna, hindi siya lulundo-lundo. Kasi kapag manipis yan or 1/8 lang, pwede tumungo yan, lulundo yung kortina nyo sa sayad. So, ayan po, nagbutas lang ako ng mula dun sa base niya is 2 inches, tapos yung pangalawang butas niya is 6 inches. Dito, medyo kapos lang to kasi pinag-ari ko lang yung existing bracket ko, pero dapat po nasa 6 inches yung pangalawang butas niya. Mula sa base niya, 2 inches yung unang butas, pangalawa is 6 inches para sa tamang distansya na itong dalawang rod. Ayan. So, tamang espasyo na po yan para makagalaw ng maalwan yung dalawang kortina. Yung heavy, madaling hawiin,
Tapos ganun din yung share. Tama, space na rin po yan para hindi masyadong nakaabante sa wall kung sakaling wall mounted ang ating kortina. Kapag ceiling mounted naman po at naka-cove, may cove kayo sa ceiling nyo, dapat ang cove nyo po is 8 inches or 9. Kasi minsan yung mga cove natin, nilalagyan pa natin ng artihan, halimbawa ang LED light, pinaka-cove light nya, may space pa tayo na 1 inch para sa ilaw. So ganun lang guys, thank you so much for watching. Kung meron po kayong hindi masyadong naintindihan, pwede nyo pong i-comment nyo sa baba. At gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga viewers, sa mga nakakapanood ng ating videos na nagpapagawa ng kortina. Last po nating ginawa ay from Norway. Thank you so much sir Ole Johan Lobas. Thank you so much sir. So yun lang po guys, and thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.